Welcome sa Tagalog Fanfiction Series. Huwag sanang kalimutan mag-subscribe for more updates sa kwentong ito. Hay nako, nakakainggit naman kayo. Puro higanteng mga players ang mga nakuha niyong mga syota. Piyak niya matapos ihayag ni Ace na binabawi nito ang kanyang mga sinumpaang prinsipyo. It's because na in love ako talaga kay Ryan. I think, may pagkakataon sa buhay natin na dapat nating isuko ang ating prinsipyo lalo na at sangkot ang ating mga puso. Yan ang tama, Isa. Akala mo kasi sa lahat ng pagkakataon, pwede yung pinaniniwalaan mo. Agree kami na in so many instances, pwede na tayong pumatay ng mga men. But, still, may mga kahinaan tayo na nakadepende sa kanila. Correct ka dyan, Liz. Ang nakakalungkot nga lang maswerte kayo ni Asa, dahil may mga boyfriend na kayo. Samantalang kami ni JK, still available. Sabi ni Chrissy, may manliligaw naman sa inyo. Kaya lang mapili kayo masyado. Hi, oo nga, mapili tayo JK. Kaya pala mga varsity players lang naman na nagtatangkaran ang mga boyfriends nila. Kasi hindi sila mapili, nandidilat ang mga matang react ni Chrissy. Oo nga, tayo kaya ay magkakaroon ng matangkad na boyfriend. Sabi naman ni JK. Kung sa bagay, may care naman sa iyo yung classmate nating si Eddie Boy, diba? Panaya nga ang hingi ng tip noon sa akin. Kung pwede ka raw bang ligawan. Saad naman ni Chrissy kay JK. Utang na loob. Wish ko lang huwag na siyang mag-try, no? Riyak niya. Bakit naman? Mabait naman si Eddie Boy. Wika ni Isa. Oo nga, mabait talaga yun. Susog, ni Chrissy. Talaga sobrang bait. Sabi rin ni Liz. Oh, ano pang kasunod ng nga mabait na sinasabi ninyo? Nakataas ang mga kilay na bansol niya sa tatlo. Mabait. Basta mabait. O sige, mabait tapos. Sabay-sabay na napabunghalit ng tawa ang tatlo. Pati siya ay nahawa na sa katatawa. Kasalukuyan silang iniaihit ng tawa nang may biglang lumapit sa kanila. Hi, si Eddie Boy. Totep ang bibig na bulalas ni Chrissy. Kanina ka pa dyan. Humiling ang lalaki. Kara rating ko lang. Tinakaba mo naman kami. Para kang nuno sa punso na bigla na lab sumusulpot. Napangiwi siya. Piping nakaligwak. Ilong napisat. Mga matang madilat pa sa flashlight. Bansot. Medyo mataba at medyo ozly ang tiyan. Iyon ang physical na katangian ni Eddie Boy. Ayaw naman niyang mag-judge ng kapwa pero siguro naman, may karapatan ang isang katulad niya na mangarap ng isang gwapo at matangkad na boyfriend. Huwag naman ito, please. May kailangan ka, Eddie Boy. Si Liz ang kumausap rito. Yayain ko sana kayong magmeriendang lahat. Hi, busog kami. Sagot ni JK. Hindi pa tayo kumakain ng lunch ah. Kumatalam na nga ang sikmura ko. Pika ni Chrissy pero pinandilatan niya ito. Kakakain lang natin, diba? Mariing wika niya kay Chrissy. Kanina pa kaya yun? Pasimpleng tumalikod siya kay Chrissy sabay kurot sa tagiliran nito. Kaya napasigaw siya ng array. Hindi pala kayo kumakain lahat, hali kayo. Blow out ko kayo. Nagbibiro lang si Chrissy, honest, busog kami, at saka on diet kaming apat. Sagot ulit ni JK kaya napakamot ng ulo si Eddie Boy. E kung gano'n na lang, Jacqueline, pwede ka bang ihatid mamaya? Dala ko kasi ang car ni Daddy. Napadighay siyang bigla, anak ng tinapa. Hindi ko ito gusto, okay na lang sa akin ang mag-commute. Sabi niya sa isip niya, nag-iisip ka ba kung magpapahatid ka sa akin o hindi? Huwag ka nang mag-isip pa, Jacqueline. Ayaw mo iyon, malilibre ka sa pamasahe. O ganon, ang saya-saya mo naman, Eddie Boy. Nihampas niya ang lalaki sa braso habang abutay nga ang ngiti niya. Ngiting aso nga lang. Mas mapangasar pala ang makong na ito. Akala niya ay feel niya ito. Grabe, hindi niya kinaya ang lakas ng loob nito. Puti man lang kung maganda ang car nito. Kung hindi pa niya alam, car na binubukbok ang dala nito, may kalakalawang na sa body. Masaya ka ba? Kung ganun payag ka na, biglang yumarko ang mga kilay niya at naglaho ang kanya mga ngiti. Hindi, malakas na bulyon niya kay Eddie. Nang inig ang baba nito, napatulala at napawrong. At saka parang pusa na sukol na nagmamadaling umalis. Ay tiklop, tinatakot mo naman yung tao, JK.
Buti na yung nagkakaintindihan na kami habang maaga. At nang hindi na siya maghirap pa. Tapos biglang naghagak-hika na naman ang tatlo. O ano kayo ngayon dyan? Mabait. Ano pa? Mabait pa. Natatawang antag niya. Masaya kayo. Matitiis ninyo akong ipamigay sa lalaking iyon. Magpipickles na lang ako. Why not hook another player? Para basketball player din ang maging boyfriend mo. Kayo ni Chrissy. Maghuhok. At bakit ako maghuhok? Hindi pa dapat ako ang mahook nila. Teka, ay rito nga natin ang dalawang ito kina Simon at Donian. Si JK na lang. Huwag ninyo akong idamay at dudumi lang ang isip ko. Sabi ni Chrissy, dahil sa oversized mong boobs. Ano pa nga ba? Piyak ni Chrissy. Bakit ba? Masyado kang insecure dyan sa boobs mo. Asset mo nga yan. Asset ka dyan, feeling ko, lahat ng guys na nakatingin sa akin, ito lang ang gusto. Sagot niya kay Liz, sobra ka naman. Wika ni Liz, ano naman ang magagawa mo kung tumubo ng ganyan yan? Sabi ni Asia, sana may sabon na pampaliit, yung pagpinahid mo ay iimpis na ito. Hiling na sabi ni Chrissy, magpapayat ka na lang parang si Palito, baka lumiit pa iyan. Wika naman ni Liz, kakaingit ka nga, sana ako madagdagan din, konti lang sa akin. Wika ni JK, e baka naman maging papaya na yan kapag pinadagdagan mo pa. JK, malaki rin yang sayo. Saad ni Aisha kay JK. Teka, bakit ba sa boobs tayo na uwi? Ang usapan natin boyfriend ang concern natin. If I were you JK, gawin mong prospect si Simon. Anya ni Chrissy, kabi-kab ilaan ang girlfriend noon. Sagot ni JK, akala ko ba walang girlfriend yun? Nagkakamali ka Chrissy. Wala talaga siyang girlfriend, kasi hindi matukoy ng mga kasama niya kung sino ba talaga ang girlfriend niya. Sa dami, sobrang feeling playboy ang isang iyon. Talagang ganoon ang ibang lalaki, select and choose the best ang motto. Di bale na lang, wala akong planong magpa-select sa kanya. Pero alam mo JK, pag si Simon ang naging boyfriend mo, sikat ka. Mas asama pa ako sa listahan ng mga babaeng pinaluha niya. Tibali na lang. Maghahanap na lang ako ng di matangkad. Si Eddie Boy na lang. Pirong sabi ni Chrissy, tatalo na lang ako sa Ilog Pasig. At nagtawanan naman ulit ang apat. In the next day, papasok siya ng umagang iyon ng madaanan niya si Simon De La Torre. Pinagkakaguluhan ito ng mga babae para magpapirma ng autograph. Napatingin ito sa kanya nang makita siya. At nagwave ng kamay. Pero nakakapagtakang hindi niya ito pinansin. Bakit nga ba? Dati naman nakikipaglabasan siya ng gilagad dito. Bakit bigla yata siyang naging deadma? Sa isip ni Simon. At patuloy lang na naglalakad si JK. Care ko ba? Bakit ba ako nahihiya? Pakialam ko ba sa kanya? Sabi niya sa isip niya. Bigla siyang nagkaroon ng grudge kay Simon gayong wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Habang papalapit siya sa school building ay panay ang isip niya kung bakit nga ba niya ginaganito si Simon ngayon. Huwag mo nga siyang isipin at baka ma-develop pa ako sa playboy na yon. Sermon niya sa isip niya. Uy, bakit hindi ka na Ma'am Ansen? Buntik na siyang masabsab sa tapik nito sa balikat na ibinigay sa kanya ni Simon. Ang bigat ng kamay mo ha. Kung mad-apa kaya ako, pagre-reklamo niyang sabi sa lalaki. Di itatayo kita. Problema ba yun? Niti niyang sabi kay JK. Mauna na ako sa iyo. Baka malate ako sa klase ko. Kuy, bakit ba ang sangit mo ngayon? Hindi ka naman dating ganyan. Dati yon, ngayon ganito na ako. Bakit? Basta huwag kang makulit. Pinilisan niya ang lakad at walang lingon-lingon na pumasok sa kanilang school building. Napakamot ng ulo si Simon, takang-taka sa inasal ni JK. Ito pa naman ang pinaka-friendly at palabati sa magkakaibigan, bakit biglang-biglang naging isnabera ito? Ang mga babae talaga, parang weather. Iba-iba ng takbo ng isip. Ngiti niyang sabi at bigla niyang naisip, masarap kayang magkanobye ng isang friend na bungisngis na tulad ni JK. Ano kaya at sabo kanya ang babaeng ito, katuwaan lang. Anyway, wala naman talaga siyang commitment pa sa kahit na sinong babae. Pero nagdadalawang isip siya, baka magalit sa kanya ang tatlo niyang kaibigan. Unless tututuhanan niya si JK.
May itsura naman siya. Cute, palabati, maraming kaibigan. Ito ang pinakamakausap sa apat. Pero nakahanda na ba siya sa isang seryosong commitment? Hindi pa yata. Parang hindi pa niya kayang magseryoso ng girlfriend. Sa sobrang busy ng schedule niya sa basketball. Baka mapabayaan lang niya ito. Kaya puro walang commitment ang mga relasyon niya ngayon. Parang MU na wala talagang involved na damdamin. Paano niya ay ha-handle si JK kung sakali? Nang hahaba ang nguso niya gayong nasa classroom na siya. Wala siyang kakibo-kibo. Bagay na ipinagtaka ng tatlong bruha sa kanyang tabi. Bakit? Ano't natali ang yata ang dila mo ngayon? Oo nga, parang kakaiba. Hindi ka maingay ngayon, JK. Hindi siya kumibo. Sa halip, umirap lang siya. Hindi talaga niyang magawang kumibo dahil hanggang ngayon ay nagtataka siya sa kanyang sarili. Kung bakit ba niya nagawang snub-in si Simon? Kayong wala naman ginagawang masama iyong tao. Dati naman niyang kabatian ito na hahampas pa nga niya sa braso kapag nagbibiruan sila. Ano't bigla niyang denedma ito? May dahilan iyon. Hindi pwedeng wala. At iyon ang gusto niyang matukoy sa kanyang sarili. Ano ang nagtulak sa kanya para baliwalain si Simon? Naaapektuhan ba siya sa panunukso ng mga kaibigan niya? Tukso lang naman iyon. At saka wala pa namang ginagawang hakbang ang lalaki. Hindi naman nang liligaw iyon. Pinabati lang siya at humahabol pa sa kanya minsan. Tapos para pa siyang nagmamalaki na iiwanan lang niya ang lalaki. Samantalang iyong mga babaeng inabutan niya kanina. Nagkakagulo para magpapirma ng autograph sa kanya. Abay dapat nga yan maging proud siya. Isipin mong kinakawayan siya gayong hindi naman siya lumalapit rito. Ano nga ba ang reason? Dapat malaman niya. Lunch break nila. Tinaman ni Liz ang noo ni Jacqueline. Wala namang lagnat ang isang ito. Bakit kaya ayaw nitong kumibo? Baka nabawasan ang dila. Sabi naman ni Aisha, tumigil nga kayo. Masama bang manahimik? React niya. Pumiyok din sa wakas. Kala ko talagang wala ng boses. Sabi ni naman ni Chrissy, nakakapanibago ka. Sa totoo lang. Sabi ni Liz, wala lang ito, konting bad trip lang. Na bad trip ka kanino? Sa sarili ko lang, walang iba. Gutom lang yan sa palagay ko. Kumain ka, sabi ni Liz, sa isang fast food doon. Ay araw-araw silang kumakain ay bahagi na ng buhay nila ang hamburger, spaghetti, chicken, pizza pero parang hindi sila nags-asawa. Papasok pa lang sila sa fast food restaurant na iyon at may bumati na sa kanila. Talaga nga naman kung minsan. Ang hirap intindihin ng sarili. Si Simon ang bumati, kasama si Donald. Diretsyong lumapit doon ang tatlo at napasunod siya. Pero hindi siya tumitingin kay Simon. Gayun din kay Donald. Bakit naririto kayo? I thought, may practice kayo. Yuzisa ni Aisha. Nagugutom na kami. E ayaw pang kumain ng dalawa kaya iniwan na lang namin. Dito na kayo sa table namin para may kasalo kaming magaganda. Wika ni Donald. Oo nga. Hi Jacqueline, bakit very silent ka ngayon? Tanong ni Simon. Nambati pa. Ayoko na nga siyang pansinin. Gutom kasi ako. Mapakla ang ngiting tugon niya. Order na tayo ng pagkain. Wika ni Chrissy. Sinong o-order ng pagkain natin? Tanong ni Liz, ako na lang, ilista ninyo ang order ninyo at baka makalimutan ko, sabi ni Jacqueline. Nagsiupo na ang tatlo, nagsipaglista ng order at saka iniabot sa kanya. Hahakbang na siya nang tumayo si Simon. Sasamahan na kita, nabigla si Jacqueline. Pero ano pa ang magagawa niya? Alangan namang magbago pa siya ng isip kung kaya't dumiretso na siya sa counter. Nang nag-o-order na siya ay tumabi sa kanya si Simon. Nang magbabayad siya ng bill ay tinabig nito ang kamay niya at nag-abot ng 500 pesos sa kahera. Sagot ko na ito, Jacqueline. Bakit? Birthday mo ba? Hindi. Basta trip ko lang mang libre ngayon. Hindi tumatawang nagbaba siya ng tingin. Dalawang tray ang nilagyan ng order nila at tinulungan siya ni Simon na magdala ng isa. Sa table ay tabi-tabing nakaupo sina Chrissy, Liz at Aisha sa kabilang side. Sa kabilang side ay si Donald at dalawang back-anting Celia. Natural mapapaupo siya sa tabi ni Simon. Ano mang iwas ang gawin niya ay ito ang makakatabi niya. Saan mo gustong maupo? Sa gitna o sa tabi? Tanong nito.
Sa tabi na lang, malamig na tugon niya. Siyempre, dahil masikip ang lugar at halos dikit-dikit ang upuan. Kitgitan sila sa pagkakaupo. Kahit na umusog siya, mabubunggo naman niya ang taong nakaupo sa katabing mesa. So, wala siyang nagawa kung di ang maupo. At magitgit sa tabi ni Simon. Pati mga braso nila ay nagkakakiskisan. At nakakapagtaka, bakit para siyang nag-ground sa tuwing mapapadikit siya kay Simon. May kuryente ba sa katawan ang lalaking ito? At saka ang init ng balat nito. Pero ibang klaseng init, hindi nakakapaso. Pagkos, nakakakiliti. Ano't ang init na iyon ay tila nanunulay sa buong katawan niya. Na nagdulot ng kakaibang sensasyon. Nararattle siya at hindi mapakali. Ano ba itong nangyayari sa kanya? Mukhang kakaiba na talaga, para siyang nanununo sa punso. Abay baka naman ginagayuma siya nitong si Simon. Napatingin siya ng hindi oras dito. Yung tinging na kaitinggala ka dahil ang laking tao ng katabi mo. Bakit mo ako tinitingnan? Tanong ni Simon na nagkataong nahuli ang pagtingin niya rito. Na nasisikipan kasi ako. Pwedeng umusog ka ng konti, Donald. Umusog si Donald, at saka umusog si Simon. Nagkaroon na ng puwang sa pagitan nila pero walang nabago. Nagkakakiskisan pa rin ang mga braso nila. Hindi na nga lang git-git. Grabe namang pakiramdam. Ito, bakit ba siya nagugulo ng ganito? Hindi siya mapakali. Ang dibdib niya ay bigla na lang dumagundong. Bigla na lang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso. Hindi masarap sa pakiramdam. Sa totoo lang, nagugulo ako. Bakit hindi ka kumakain? Kuna ni Simon sa kanya. Ah, nagpapahinga lang ako ng konti. Medyo napagod yata ako. Kain ka na. Hindi tuloy ako makakain. Naiisip kita. Nanlaki ang mga mata niya. Shock na shock siya sa narinig. Maging ang tatlong kaibigan na kaharap niya ay napamulagat. Anong koneksyon ko sa hindi mo pagkain? Hindi ko naman hawak ang pagkain mo. Basta kumain ka na. Please lang. Kahit na hindi mo ako pilitin ay talaga namang kakain ako no. Ako pa, hinawakan niya ang hamburger at kumagat ng malaki. Gutom talaga ako, sa totoo lang. Aniyan niya habang ngumunguya. Halata ko nga, wika ni Chrissy. Siya nga pala, manood kayo ng game sa Saturday. Sa Araneta Coliseum ulit gaganapin. Bale second game ninyo ito ano. Sana manalo uli kayo. Basta't nandoon kayo, tiyak na mananalo kami. Kayo yata ang inspirasyon namin. Kasama kami. Tanong ni Chrissy. Oo naman Chrissy. Si Donald ang sumagot. Wala naman kaming boyfriend na player. Bakit kami magiging inspirasyon? Inspiring naman talaga kayo. Sapat na ang mga beauty ninyo para kami ma-inspired. May beauty ba kami? Pirong tanong ni Jacqueline. Oo naman Jacqueline, cute ka nga. Si Simon ang sumagot. Kapuna-puna na talaga ang ginagawang pagpansin nito sa kanya, baka may iba ng dahilan. Kaya siguro biglang naiba ang kanyang reaksyon at pakikitungo kay Simon. May nararamdaman na siyang kakaiba at hindi lang niya matukoy kung ano. At hindi siya natutuwa sa nangyayaring ito sa kanya. Akala siguro nito, porket guwapo siya ay madali niya akong mahuhok. Lilong niyang panot. Actually, dinadaan lang niya sa malalaking kagat. Ang nararamdaman niyang kakaiba. Kakaibang kakaiba talaga dahil nararamdaman niyang nagugulo ang buong sistema niya. Nang matapos silang kumain at nagkayayaang magbalik na sa school ay siya ang unang-unang tumayo. Kanina pa siya nagdaranas ng ordeal dahil lang sa pagkakadikit ng mga siko nila ni Simon. Grabe, hindi ko ito kinaya. Hindi ka manunood ng practice nila ngayon. Bakit? Takang-takang OC sa ni Liz. Pinauuwi ako ng maaga ng mommy ko. May pupuntahan kami. Pagdadahilan niya, talaga bang iyan ang dahilan? Tanong ni Chrissy. Oo naman. Ano pa ba ang magiging dahilan ko? Baka may gusto ka lang iwasan, tanong ni Aisha. Wala kaya. Pagtanggi niyang sabi, dalawa na lang pala kami ni Liz na manunood. Kasi si Chrissy, sa cheering ang punta. Sorry talaga mga friends. Hope you understand. Sige na nga. Bahala ka. Ingat ka na lang, wika ni Liz. Thank you sa inyong lahat. Babo. Ang totoo ay nagsinungaling lang siya. Wala naman siyang talagang pupuntahan. Ayaw lang niya talagang manood ng game at makita si Simon.
Sobrang kakaiba na itong nararamdaman niya sa tuwing nakikita niya ang lalaki. Iniisip tuloy na baka nga ginagayuman na siya ng makong na yon. Biglang-bigla siyang naging conscious sa lalaking iyon. Basta umiwas na lang siya. Mahirap na. Baka may plano ang unggoy na iyon na ibilang siya sa mga nobya niya. Nako, ang laking sakit ng ulo talaga kapag nagkanobyo ka ng isang lalaking katulad ni Simon. Pati yata ang poste na nakapalda ay liligawan ng lalaking iyon. Sobrang hilig sa girls. Hindi lang sila nagawang taluhin ni Chrissy kasi kaibigan sila ni Liz at ni Aisha na girlfriend naman ng mga friends nito na sina Ryan at Vincent. Hindi ko talaga gusto ang nangyayaring ito. Please lang po, mabigat sa dibdib. Ano ba ang nangyayari kay Jacqueline? Biglang-bigla na lang naging silent in the night. Ewan nga ba sa babaeng iyon? Hindi ko rin magets ang drama. Nakakapagtaka, talaga. Kasi sobrang kalug yun sa aming apat. Notice ko nga, tahimik siya ngayong maghapon. Parang may problema. Nagkaka-problema ba ang babaeng iyon? Baka naman in love na nagdadalaga. Napahigik ang tatlong friends ni Jacqueline. Siya ay tahimik lang na nakikinig pero nagtanong na rin siya. Wala pa bang boyfriend yun? Nako, wala pa Simon. Silang dalawa ni Chrissy. Bakit? Interesado ka? Pumasa naman kaya ako? At bakit naman hindi? Basta ba serious ka? Bakit, pare? Balak mong ligawan si Jacqueline? Tanong ni Donald. Ang kaso baka nga hindi ako pumasa. Kung manluloko ka lang, tiyak na hindi nga. Pero kung seryoso ka, patunayan mo na totoo ang sinasabi mo, wika ni Ryan. Please lang pare. Kung lolokohin mo lang si Jacqueline at ibibilang sa mga babaeng pinaluha mo. Spare her na lang sa listahan mo. Marami naman dyan. Oo nga. At saka humanda ka sa amin kapag pinaiyak mo si Jacqueline. Kahit malaki ka ay bubugbugin ka naming tatlo. Love na love talaga ninyo ang isa't isa ano. Tanong ni Vincent. Siyempre, friends forever yata kami. Hindi siya kumibo. Hindi niya kayang sagutin ang sinabi ni Ryan sa ngayon. Magulo pa rin ang isip niya at hindi sigurado sa talagang nararamdaman niya. Pero once na nagkaroon siya ng matapat na sagot, itutuloy niya ang planong panliligaw. Bahala na. Sa ngayon, pakikiramdaman muna niya ang sarili. Pero may nararamdaman na rin siyang kakaiba. Napupunan niya si Jacqueline. Isang palatandaan iyon na hindi na ordinaryong babae lang ito sa kanya ngayon. Gusto niyang mapalapit rito at makilala siya ng gusto. At nang kinagabihan ay nagising si Jacqueline. Buhat sa pagkakatulog ng mga bandang alas 8 ng gabi. Ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataong makatulog ng maaga pagkagaling sa school. Kumain siya ng hapunan. Naligo at saka nagbukas ng kanyang computer. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakikipag-chat. Dahil gabi na siyang laging nakakauwi. Dahil sa pagod ay natutulog na siya kaagad. Nag-login siya sa Yahoo Messenger sa username na Chinita. Nang makapasok siya ay lumabas ang mga online friends at mga chatmates niya ng mga oras na iyon. Tatlo ang naka-online. Dalawang babae at isang lalaki. Nang bigla na lang may nag-private message sa kanya na ang username ay Tolgay. Napakunot-nuo siya. Sino ito? Na-curious siya at nakipagpalitan siya ng mensahe sa nasabing chatmate. Namalayan na lamang niya ang sarili. Na nakikipag-chat ng private message kay Tolgay. Nag-enjoy siya sa pakikipag-chat rito. Hindi kasi siya bulgar. Hindi presko. Mukhang prim and proper dahil maingat ito sa pagsisend ng message. Nakakabilib. Pero kailangan na niyang mag-sign out. Dahil may pasok pa siya. Kinabukasan sa school ay kinuwento niya sa mga kaibigan niya ang tungkol sa ka-chatmate. Brian Domingo. Cute ng name niya, no? Oo nga cute. Cute naman kaya sa personal, wika ni Liz. Di ko pa alam. Pero alam nyo, magaan ka agad ang loob ko sa kanya. Feel ko, mabait talaga siya sa personal, sagot ni Jacqueline. Mabait pa kaya siya kay Simon? Tanong ni Asa, bakit naman nasanggit si Simon sa usapan? Eh kasi mabait naman siyang talaga, ba't di mo na siya care? Si Chrissy ang nagtanong. Mabait nga, filangerong playboy naman. Alam mo ba, nagtapat siya sa amin kagabi. Excited na pagbabalita ni Liz, na ano, gusto ka rin niyang ligawan. Kaya lang takot siya, baka raw big one mo, diretsyong sabi ni Chrissy.
Oh, buti alam niya, Sim ang ngot niyang sagot. Don't tell me, hindi mo siya type. Tanong ni Asa, honestly, hindi, o talaga, heartthrob yun ah. Isa pa, crush ng buong universidad. Si Liz naman kyung nagsalita. Eh ano ngayon? Di ka man lang ba natuwa? Imagine, player yun. Daming fans. Tapos ikaw ang gustong ligawan, sabi ni Aisha. Hindi naman porke player, accepted na natin kaagad na maging boyfriend. Kayo ba ni Aisha, sinagot ninyo sina Vincent at Ryan dahil lang sa player sila? Of course not. Talagang na-inlove ako kay Vincent. Yung pagkatao niya ang nagustuhan ko. Ako rin. Talagang na-inlove ako kay Ryan dahil may nakita akong maganda sa pagkatao niya at talagang mahal niya ako. See, ganoon din ang magiging pamantayan ko sa pagpili ng mamahalin. Gusto ko yung lalaking pwede kong pagtiwalaan, yung lalaking hindi laruan ang tingin sa babae. Alam naman natin na babero yung si Simon. Gusto ba ninyong umiyak ako at mahulog sa mga kamay niya? Hindi naman. Bakit ka naman namin ibubuyo kung babero pala siya? Sabi ni Chrissy. Kaso, ganoon nga siya, sagot naman niya. Don't judge, wika ni Aisha. Ano bang don't judge? Proven na kabi-kabila ang girlfriend niyan kaya. Pagpupumilit na sabi ni Jacqueline. Palagay ko ay selos yan, biro naman ni Chrissy. Pwede ba? Bakit naman ako magsiselos sa kanya? Care ko ba sa kanya? Di ko siya type no. Pagtatangging sabi niya, kanyan din si Aisha noon at saka ako, wika ni Liz. Basta, huwag ninyo akong irito sa kanya. Ayoko talaga. Oh, siya kung ayaw ay huwag. Sa iyo na lang, siya Chrissy, biro ni Aisha. Lalo nang ayaw ko, huwag na. Baka matabunan lang siya ng boobs ko. Napatawa siya sa biro ni Chrissy. Ito naman, bakit ba pinagdidiskitahan mo yung boobs mo? Yung iba nga ay iyan ang wish. Ikaw naman wish mong lumiit. Over naman kasi sa size. Kabigat, sa totoo lang. Tukuran mo kaya. Puro naman kayo kalokohan, let's be serious, dito kay JK at Simon. So ano ang stand ng grupo? Hayaan si JK sa desisyon niya at huwag tayong mag-meddle. Ganoon ba? Wika ni Aisha. Dapat lang siguro na huwag na tayong makialam. Kasi, hindi naman siya humihingi ng tulong tungkol kay Simon. Kung hindi talaga niya type, di huwag nating ipagtulakan kay Simon. Mamaya nga ay umiyak yan ay masisipa tayo. Pirong wika ni Liz, mabuti naman at gets niyo ako. At saka please lang, huwag ninyo akong itutokso sa kanya, talagang ayoko. Oo na. From now on, our lips are sealed na. Promise. Sagot naman ni Chrissy. Pero mag-ingat ka rin dyan sa bago mong ka-chatmate. Baka acting mabait lang yan. Yun pala, mukhang sanggano sa personal. Pagbabat ang wika ni Aisha. Of course, I'll be careful. Hindi ko naman siya basta-basta papatulan no. Mahirapan muna siya at kikilalanan. Kumuna siyang mabuti. Oh, siya. We wish you luck. Sabi ni Liz, sana nga ay si Brian na ang right man for you. Sabi naman ni Chrissy. Kaya malapad siyang napangiti. Feel niya rin kasi, magkakamabutihan siya ng Brian na yon. Talagang nahulog ang loob niya sa pakikipag-chat sa nasabing lalaki. Pagkatapos ng kwentuhan nila ay maaga silang umuwi sa araw na iyon. Nagkataong may practice na naman sina Aisha sa female team kung kaya't napilitan siyang manood ng practice ng kaibigan. Kumpleto silang apat ngayon dahil mamayang hapon pa ang practice ni Chrissy sa cheering. Bilang suporta kay Aisha, naki-join siya sa grupo. Hindi niya inaasahang darat nandin doon sina Donald at Simon. Talagang kabit-kabit din ang apat na ito. Parang silang apat, hindi naghihiwalay. Kahit na saan magpunta ang isa ay naruroon ang iba. Okay lang naman sana. Sanay naman siya sa ganitong pagkakataon. Kaya lang, mayroon na talagang kakaiba. Hindi na katulad ng dati. Parang may mali siya na siyang nararamdaman sa tuwing makikita niya si Simon. Si Simon na lagi niyang naaabutan ay pinalilibutan ng mga babae. Kagaya ngayon, para na naman itong artista na pinagkakaguluhan. May nagpapapirma pa, ng autograph. Feeling famous na artista talaga. At saka parang nayayabangan na siya rito. Pangiting-ngiti pa sa mga babae. Kala mo gagaya ako sa mga babaeng iyan. Hinding-hindi.
Sabi niya sa sarili habang nakatingin kay Simon. Bakit nakabusangot ka na naman? Sita sa kanya ni Liz. Oo nga. Alam mo, Jacqueline, nakakapanibago ka. Dati-rati ang ingay-ingay mo. Ngayon, biglang prim and proper ka na. Nakakapanibago, wika ni Asa. Masama bang manahimik? Baka wala lang ako sa mood, sagot niya kay Asa. Unbelievable. Ikaw pa, hindi ka nauubusan ng kwento. Sabi naman ni Chrissy, baka naubos na nga, naikwento ko na sa inyong lahat. Walang gana niyang sabi, pati pagsasalita mo ngayon ay walang kabuhay-buhay, si Liz naman ang nagsalita. Huwag na lang muna ninyo akong pansinin, pwede ba? Wala lang talaga ako sa mood. Wala pero niyang ganang sabi sa mga kaibigan. Kaya hinayaan mo na nila ito. Magkatabing naupo si Liz at Vincent. At nakaupo siya sa kabilang tabi ni Liz. Si Donald at si Ryan naman ang nagtabi. Samantalang nag-join na si Aisha sa mga kasamahang players. Noon kumawala si Simon sa mga babaeng nagkakagulo at lumapit sa kanila. Dumiretso ito ng upo sa tabi niya. Napapitlag siya. Nagkadikit na naman ang mga siko nila. Napaso at nakuryente na naman siya sa pagkakadaiti ng kanilang mga balat. Hi Jacqueline! Bati ni Simon. Nagpapansin ka agad sa kanya. Hi! Matabang na bati niya. Namiss kita kahapon. Hindi ka nanood ng practice namin. May lakad kasi kami ng mommy ko kagabi. Bukas ay may practice uli kami. Nood ka naman. Bakit pa? Diba nakaschedule naman kaming manood ng UAAP sa Araneta? Kung pwede lang sana. Hindi nga pwede. Ayaw niya. Okay. Kung hindi pwede ay di hindi. Worry ay may pagdaramdam sa tinig na riyak ni Simon. Aba, may gana pang magtampo. Bakit? Kano-ano ko ba siya? Hindi ko naman siya boyfriend. Nagsimula ang laro ni na Aisha. Napako na ang paningin ng lahat sa mga players na nagkikinisan ng mga legs at naggagandahan ang shape ng mga katawan. Si Aisha ang pinaka-shapely sa mga iyon at pinaka-beauty. Siyempre, friend yata niya yun. Kaya para sa kanya ay the best ito. Napansin niya na naging tahimik na si Simon. Walang career reaction ito sa laro. Gayong mainit ang laban ng female teams ng basketball. Lahat ng mga manunood ay nagpapalakpakan at nagtatalon sa tuwa. Kapag nakakashoot ang mga team na sinusuportahan. Maging sina Liz at ang mga kaibigan ni Simon na sina Donald, Vincent at Ryan. Pero si Simon, tila patay. Napipina rin ito, at hindi nagsalita. At siya, wala rin sa laro ang isipan niya. Pinapansin niya ang mga kilos ni Simon. At gusto niyang i-hate ang sarili. Diba sabi niya ay hindi niya gustong eye care ito. Bakit apektado siya ng pagiging tahimik nito? Grabe naman itong nangyayari sa akin. Pati sarili ko ay hindi ko na maintindihan. Eh, ano naman? Kung hindi kumibo ang unggoy na ito, bakit ba nakikialam yata ako? Hindi siya nakatiis at kinausap si Simon. Kaninong team ka kumakampi? Ako ba ang kinakausap mo? Biglang nagliwanag ang mukha ni Simon nang kausapin niya. Oo naman. Sino pa ba? Siyempre, team ni na Aisha. Nandoon yata siya. Umangat lang ang kilay niya bilang reaksyon. Talaga bang hindi ka manunood bukas? Tanong ulit ni Simon. Sabi ng hindi. Bakit ba makulat ka? Sagot niya. Kasi, yayain sana kitang mag-dinner tomorrow night. Dinner? Tanong niya ulit kay Simon. Sana kung pwede, nakangiti niyang sagot at tanong kay JK. Hindi pwede, maagap na sagot ni JK. O sige, the next day. Pwede na. Hindi rin. Sagot nito. Kailan po pwede? Ewan ko hindi ko alam. Monday. Ewan ko sabi eh. Tuesday. Ang kulit mo pala. Wednesday. Ngek, nagkamali yata ako. Bakit ko ba nabati-bati ito? Kukonsumihin lang pala ako. Huwag mo akong asarin ah. Sabi ng hindi pwede. Hindi pwede kahit na kailan, inis na sabi ni JK. Bakit naman? Hindi nga pwede eh. Ayoko. Hindi ako papayag. Tinakatiis na sabi ni Simon. Aba, may magagawa ka ba kung ayaw ko? Ipagpapaalam kita sa mami mo. Nanlaki ang mga mata niya. Seryoso ba ang bugoy na ito? Okay ka lang.
Hindi, hangga't hindi ka pumapayag na sumama sa akin na mag-dinner ay hindi ako magiging okay kahit na kailan. Seryoso niyang sabi kay Jacqueline. Lokohin mong lelong mo. Sobrang okay ka nga lagi pag nakikita kitang kausap mo yung mga girlfriends mo eh. Oy, nagseselos ka ba? Birong tanong ni Simon. Unggoy, nahampas niya ang lalaki. Ehem, touched mo ko ah. Lokong niyang sabi kay JK. Ang lakas talaga ng tama mo. Inis na sabi niya, talaga naman. Ang lakas ng tama ko sa iyo. Ayaw mo lang akong pansinin. Basketball player ka nga. Mahilig ka sa bola. Hindi ako nambobola. Eh, ano kaya tawag dyan? Nagsasabi naman ako ng totoo. Hay, nako, sa ibang babae mo na lang sabihin yan at baka paniwalaan ka pa. Talaga bang ayaw mong maniwala sa akin? Hindi talaga. Sige, sisigo ako rito. Sasabihin kong ayaw mo akong paniwalaan, birong banta ni Simon. Aba, gagalitin mo yata ako. Napataas ang boses na wika niya. Hoy, nag-aaway ba kayo? Puna ni Liz, narinig yata ang pagtataas niya ng boses. Ang kulit kasi ni Simon. Hindi siya nakakatuwa. Pagtataray niya, sinadya niyang itaas na ang boses para sindakan si Simon. Baka nga ituloy nito ang banta ay mapahiya siya sa madla. Nako, subukan lang nitong sumigaw. Sisipakan talaga niya ito. Pero nawala na naman ang dila si Simon. Natahimik na naman kagaya kanina. Hay nako, mas mabuti nga. Hindi na nga kita kakausapin kahit pamamanas ang laway ko. Ang hirap mong kausap, makulit. Pero sa halip na si Simon ang sumama ang timpla, siya ang nadismaya. Dahil matapos ang laro, masayang-masayang nagyaya si Simon ng blowout. Dahil nanalo ang team ni na Aisha. Let us celebrate. Sagot ng mga boys, wika pa ni Simon. Kayo na lang kaya, mauna na kaya ako sa inyo. Ay, walang iwanan. Sumama ka na. Pero, bigla siyang hinayla ni Simon sa kamay. Halika na JK, eat all you can ito. Teka, bakit ba nang hahawak ka ng kamay? Bigla niyang hinayla ang kamay at tinabik si Simon. Hori ay napahiya si Simon sa mga kaharap at namutla ito. Sorry, I'm sorry. Nako, ano ba yan? May tampuhan blues pa. Kakain na nga lang. Kaya nga sabi ko sa inyo ay uuwi na lang ako. Please naman, JK. Huwag kang killjoy. Nakakahiya sa kanila, bulong ni Liz sa kanya. Naiinis kasi ako eh. Bakit ba? Dati ka namang hinahawakan ni Simon noon ah. Hindi ka naman pumapalag. Ano't bigla ka nalang naging Maria Clara? Hindi siya nakasagot. Totoo ang sinabi ni Liz. Hindi naman siya dating ganito kanipis at kesenggit kay Simon. Puro kabiruan niya ang mga ito. Siya pa nga ang pinakamagulo sa grupo at pinaka-friendly. Bakit ngayon ay biglang-bigla na lang siyang naging si Manggetera at Sangitera? Nang sulyapan niya si Simon ay lumayo na ito sa kanya. As usual, humantong sila sa isang fast food restaurant. Habang nagkakatuwaan ang lahat sa pagkukwentuhan, nananahimik naman silang dalawa ni Simon. Mukha siyang Biyernes Santo samantalang si Simon ay tila pinainom ng sukang sobra ang asim. Gusto tuloy niyang ma-guilty. Tinatanong niya ang sarili niya kanina kung ano ba ang nagawang kasalanan ni Simon at nagawa niyang bulyawan ito. Wala siyang maisagot na matino sa kanyang isip. Bakit ko ba siya papansinin? Buti nga na magalit na siya sa akin para hindi na niya ako kulitin. Mali ang ginawa mo kanina kay Simon, Jacqueline. Tawag pansin ni Liz sa kanya. Isinabay siya nito at ni Vincent sa kotse pa uwi. Eh, kasi naman siya. Ang kulit. Dati naman kayong nagkukulitan eh. Bakit? Tigla yatang yumatsi ang pasensya mo, sa kanya. Hindi siya makasagot. Ang hirap talagang sagutin ang tanong ni Liz. Ewan ko ba? Mainit lang siguro talaga ang ulo ko. That very unusual. Ikaw pa, napakabungisngis mo at tila hindi marunong magalit. Sermon ni Liz sa kaibigan. Huwag mo nang sermonan si JK, Liz. Baka naman nakulitan talaga kay Simon. Kahit na, dapat hindi naman niya hiniya. Kaibigan na rin naman natin si Simon. I'm sorry Liz, hindi ko nauulitin. Nakokonsensyang wika niya. Medyo foul nga yata ang ginawa niya kanina. Bakit kailangang bulyawan niya si Simon? Dati naman siyang hinihila ng lalaking iyon.
Maharot nga kasi si Simon. Kay Simon ka humingi ng sorry at hindi sa akin. Nakakahiya doon sa tao. Baka mapintasan pa niya tayong lahat. Ayoko ngang mag-sorry sa kanya. Nakalabing wika niya. Walang masamang magpaka-humble, JK. Basta, ayoko. Pagmamatigas niya. Sa totoo lang, sobrang hiya ang nararamdaman niya ngayon. Bahala ka. Hindi ko maubos maisip na magiging ganyan kang kasungit. To the extent na manghihiya ka pa ng tao. Ang daming nakatingin kanina sa atin. Sa tingin ko, napahiya talaga si Simon. Natahimik siya. Lalo siyang nakonsensya. Ano ba itong nangyayari sa akin? Ako yata ang gumagawa ng problema ko. Tumahimik na rin si Liz. Halatang masama ang loob nito. Si Liz kasi ang taga-tama ng mali nila sa grupo. Kapag medyo foul ang ginagawa nila, ito kaagad ang nagsasabi ng mali nila. Tama naman ito. May mali talaga siya. Pero hindi yata niya kayang magbaba ng pride. Para makipagbati kay Simon. Baka kulitin na naman siya ng lalaking iyon. At dahil sa hiya ay mapilitan siyang sumamang mag-dinner. Pagdating ng bahay ay humarap kaagad siya sa computer at kumonekta sa internet. Pero matapos makapag-login ay nadismaya siya nang hindi naka-online si Tolgay. O baka naman nakapag-online na kanina pa at ngayon ay natutulog na. Estudyante rin kasi yun at medyo gabi na. Napilitan na lang siyang makichat sa iba pa niyang online friends. Maya-maya ay biglang nag-appear ang isang mensahe sa kanyang computer at nagsasabing naka-online na si Tolgay. Kumuhit ang isang tunay na ngiti sa kanyang mga ngiti. Nag-hi si Tolgay kaya nag-hello din siya hanggang sa nagkwentuhan sila sa chat. Nang tanungin siya ni Tolgay sa chat kung ano ang like niya sa guy. Gusto ko ng tol, kind, understanding, faithful, at guwapo. Reply ni Jacqueline sa chat ni Tolgay. May kilala ako, magkita tayo, makikilala mo siya. Agad na reply ni Tolgay. Not so fast. Agad na reply niya sa chat. Kailan pwede? Tanong ni Tolgay. Pag sure na ako. Okay, hihintahin kita. Nereplyan na sana niya si Tolgay nang biglang na brown out. At naputol ang communication nila ni Tolgay. May naramdaman siyang lungkot. Siyempre, hindi na siya makakapag-chat kay Brian. Ganitong nababalot na ng dilim ang paligid. Besting brownout. Napakarong timing. Kung kailan pa nasa kainitin ang pag-chat-chat nila ni Tolgay. Dismayadong nahiga siya sa kanyang kama. Pero hindi siya dalawin ng antok. Bukod sa mainit ang panahon at wala siyang electric fan, ay naiisip din niya si Tolgay. Bakit ba ang lakas ng arrive ng lalaking iyon sa kanya? Kahit na twice pa lang silang nagkakausap through internet, parang ang gaan ng loob niya rito. Hindi kasi bastos, at sa kapaki-worry niya ay seryoso ito sa bawat sinasabi sa chat. Ano kaya ang itsura ng lalaking iyon? Hindi pa niya naitatanong ang height nito. Pero sa username nitong Tolgay, feel niya ay matangkad na lalaki ito. Unless kabaligtaran ang description ibinigay nito sa sarili. Pero mas gusto niyang isipin na matangkad na lalaki nga ito. At gusto rin niyang paniwalaan na totoo ang mga sinasabi nito sa chat. Na yung mga katangian ng lalaking ideal man niya ay tinataglay nga ng lalaki. Ewan niya kung bakit, pero parang tiwala siya kaagad sa lalaking iyon. Hopefully, maging close nga silang dalawa. At magkahulugan ng loob. At kung magtapat ito ng pag-ibig, bakit nga ba hindi niya sasagutin kung nararamdaman na niyang nai-inlove siya? Kung sakali ay nagkamali siya ng akala, halimbawa, ay pangit pala ito at pandak kapag nagkita sila ng personal, saka na siya iisip ng dapat niyang gawin. Pero as of now, mas gusto niyang magtiwala kay Brian. Brian Domingo, cute ang name niya. Nakatulugan niya ang pag-iisip sa kanyang kachat sa internet at parang gusto niyang hilahin ang oras para sumapit uli ang gabi at makipag-online uli siya. Hindi ka na namang sasamang manood ng practice. Tanong ni Liz sa kanya. Sorry mga lola, baka malate ako sa usapan namin ni Brian. Mag-o-online kami by 10 o'clock ng gabi. Sagot nito sa kaibigan. Kaya pa naman yun. Hanggang 7 o'clock lang naman ang practice. May 3 hours ka pa para umuwi. Pika naman ni Aisha. Sorry talaga mga lola. Gusto ko kasing mag-rest muna bago makipag-chat. Inabot kasi kami ni Brian ng alas 2 ng madaling araw.
At least may laban ako kahit na nga 7 o'clock ng umaga ang pasok ko. Makakatulog ako ng before and after naming mag-chat. Sagot niya, ikaw ha, lumalayo ka na sa amin. Magmula nang makilala mo yung Brian na yan ay ini-echapwere mo na kami. Sabi naman ni Chrissy, hindi naman. Please understand me naman mga lola. Talaga lang nag-e-enjoy ako kay Brian sa ngayon. Brian ka dyan, aayaw-ayaw ka kay Simon. Mamaya ay matapat ka sa bungi, birong sabi ni Liz. Excuse me, feel ko, panalo ako kay Brian. Nakaingus na pagmamalaki niya. Ewan namin sa iyo. Hindi ka naman inaano ni Simon tapos inaano mo siya. Umikot ang mga mata ni Aisha rito. Ayan na naman kayo. Please lang. Huwag nating pag-usapan yung taong hindi concerned. Ano kang hindi concerned? You owe him an apology. I better be going. Baka kung saan pa humantong ang usapan natin. Bye mga lola. See ya. Pagkway mabilis ang hakbang na iniwan na niya ang tatlong kaibigan. Naglalakad na siya patungong gate nang mamataan niya ang isang ubod ng tangkad na lalaki na pasalubong sa kanya. Base sa suot nitong basketball uniform ay player ito ng universidad. At malayo man ang distansya nila, sigurado siyang si Simon ang masasalubong niya. Hindi niya malaman kung yuyuko o titingin sa kaliwa o titingin sa kanan. Kapag ginawa niya iyon ay baka madapa siya. Hindi talaga niya magawang tumingin ng diretso kay Simon. Bahala na, basta iiwas na lang ako. Nasa gawing kaliwa si Simon kung kaya nagtungo siya sa bandang kanan ng daan. Diretso ang tingin niya at hindi lumilingon. Ewan niya kung nakikita siya ni Simon. Pero, kung nakikita man siya nito ay tiyak na hindi rin siya papansinin dahil sa ginawa niyang panghihiya rito. Subalit nang magkakatapat na sila sa magkabilang gilid ng daan ay biglang bumuwelta si Simon at hamarang sa daraanan niya. Bakit hindi ka na Ma'am Ansen? Biglang tanong ni Simon kaya napaurong siya. Sobrang nagulat siya sa ginawa nito. Napalunok siya. Pakiwori niya ay huminto ang kanyang paghinga. Uuwi ka na ba? Obvious ba? Kaya nga palabas na ako. Huwag ka muna kayang umuwi. Manood ka muna ng game namin. Sorry na kapag palam na ako kinalis. Magmumukha naman akong katawa-tawa kung babalik pa ako roon. Kahit na makiusap ako sa iyo ay hindi ka ba papayag? Hindi. At saka ano ba ang drama mo? Parang kinukonsensya mo ako. Dapat nga ay magalit ka sa akin dahil sa ginawa ko sa iyo. Wala iyon. Hindi ko naman iyon iniintindi. Ah, ganon. So, parang gusto mong palabasin na may dapat akong ipagpasalamat sa iyo. Hindi naman. Gusto ko lang namang maging malapit tayo sa isa't isa. I'm sorry. Hindi ko pinangarap yan. Talaga bang hindi mo na ako kakausapin? Napapansin ko na iniiwasan mo ako. Kinakausap naman kita, at saka pwede ba, uuwi na ako. May appointment pa ako, at saka pinagtitingnan na tayo ng mga fans mo. Baka isipin pa nila na kaagaw nila ako gayong hindi naman. Wala ka namang kaagaw. Excuse me, I have to go. Iwas niya. Halos ay hindi siya tumitingin sa lalaki habang kausap ito. Hinawakan siya ni Simon sa kamay. JK, malambing na sambit nito sa kanyang pangalan. Naghintay siya ng kasunod na sasabihin nito pero hindi na iyon nasundan. Nanginig ang mga kamay niya. May nanalay na namang kuryente buhat sa katawan niya. May gumapang na init. Please lang, pauwi na talaga ako, git niya. Hinihilan niya ang kamay para makawala sa pagkakahawak ng binata. Pero nawala ng lakas ang kanyang mga kamay. Bago kita pakawalan, sabihin mo muna sa akin na hindi ka galit sa akin. Ano ka ba? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Basta, sabihin mo munang hindi ka galit sa akin. Hindi naman talaga ako galit sa iyo eh. Actually, nahihiya nga ako sa iyo sa ginawa kong paninigaw sa iyo. I'm sorry. Talaga, nagsusorry ka sa akin. Iyon ang tama, hindi ba? Napagsungitan kasi kita. You are forgiven, JK. Kung gayon ay bitiwan mo na ang kamay ko. Baka magalit na naman ako sa iyo. Sige ka, dali-daling binitiwan ni Simon ang kamay niya. Sige, tonight. Anong tonight? Nakakunot ang noong react niya. Ha, Hyman, sleep tight tonight. Salamat, sige na, naabala mo na pag-uwi ko.
Halos hindi pa rin siya makatingin sa binata. Nako-conscious siyang talaga. Yung laki na iyon ni Simon ay tinabig niya ito. At saka nagmamadaling tinungo ang gate ng school. Nakahawak siya sa dibdib habang sakay ng FX pauwi sa kanilang bahay sa Quezon City. Magkahalong tuwa at kaba ang nararamdaman niya. At least, nakahinga na siya ng maluwag. Grabe naman. Bakit ba siya takot na takot kay Simon ngayon? Wala namang ginawang masama sa kanya yung tao. Teka lang. Hindi yata tamang sabihing takot siya. Actually, hindi niya masabi kung ano bang klaseng damdamin ang lumulukob sa kanya sa tuwing makikita niya ito ngayon. Pero in fairness, malakas ang sex appeal ni Simon. Kwapo ito, magandang magdala ng damit, maganda ang pangangatawan. Super lucky talaga ng girl na magiging nobian ito. Yung nobyang hindi tipong pangalawa, pangatlo, pang-apat, etc. etc. Iyon ang nakaka-turn off kay Simon. Kabi-kabila ang nobian ito. Pagkarating niya sa bahay ay masayang-masaya na naman siya. Nakikipag-chat na naman kasi siya kay Tolgay O'Brien. Habang tumatagal, nagiging mas personal na ang relationship mula sa chatmates. At nasumpungan na lamang niya ang sarili na nagiging mas open kay Brian. Sa gabing ito, maraming hinihiling si Brian sa kanya. Pwede na ba kitang i-call sa landline? Chat ni Brian. Wait, isip ko muna. Sagot niya, sige na naman. Matagal na naman tayong friends sa online. Chat ulit ni Brian. Takot ako. Baka bad guy ka. Trust me, hindi ako manloloko. Serious ako, makilala ka ng lubusan. Paano kung di pala ako beauty? Importante sa akin, puso ng tao, at feel ko, maganda ang puso mo. Sagot ni Brian sa chat. Thank you, pasasalamat na sabi ni JK. Ikaw, ano palagay mo sa akin? Wala pa ako masabi. Ayoko magkamali. Basta mabait ako, seryoso at wala akong planong lokohin ka. Maniwala ako, believe me. Kaya give mo na landline or phone number mo. Pagnungulit ni Brian kay JK. Pag-iisipan ko, sige na naman. Please, makulat ka rin pala. Di ako makulat, insistent lang. Bakit ka ba insist? Seryoso ako mapalapit sa iyo. Hindi ako basta maniwala. Have mercy naman, give mo na cellphone number mo please. Pangungulit pa rin ni Brian. Ayoko talaga, sige na naman. Pumikit ka muna, sige nakapikit na. Binigay ang number niya kaya nag-thank you si Tolgay.